Hello guys, ito po mga piyesang ito ang pinagmumulan ng pamamalya ng makina kapag ang sasakyan nyo ay di gasolina. So unahin po natin itong spark plug. Kalimitan po pag nagkakaroon ng palya ang makina, unang-una nating kinecheck ang spark plug. Kaya nagkakaroon ng kaya napupundi po ito dahil kung minsan ang problema ay nasa loob. Nababasa po lagi ng langis ang pinaka center electrode niya dito. Kaya napupundi siya, nawawalan siya ng kuryente supply. So may problema pagka ganun lagi nababasa ang langis, ang spark plug ng langis, may problema yung piston ring or valve seal. So ito naman po tayo sa high tension wire. Ito high tension wire ay kasama po nakakonekta ito sa coil niya kaya sa distributor. Kapag may problema ito, minsan paputol-putol din yung supply ng kuryente na nanggagaling sa distributor pupunta sa spark plug, kaya nagkakaroon ng palyado. Yan po yan. Ito naman coil, nawawala minsan ang kuryente dito, minsan wala talaga, minsan paputol-putol din. Kaya mas maganda dyan, kung para makasigurado ka, itest muna itong socket dito sa coil niya kung meron siyang negative o positive. Pagkatapos kung meron naman, kasi talaga tunay nasisira, pwede nyo iswap yung number 1, ilagay nyo sa number 2. Pagpalitin nyo kung magbabago yung under ng makina. O kung no, doon pa rin sa number 1, kunyari number 1 may problema, ay mapunta sa number 2. Ibig sabihin, coil ang problema. Itong injector, ganun din po ito. Nangyayari nito, kumisan, nagbabarado itong pinaka-tip niya dito. Kaya, hindi siya nagsusupply ng gasolina. Ngayon, para makasigurado ka rin, bago ka magpalit ng injector, iswap niyo yung number 1 or number 2. Kung number 1 may problema, ilagay niyo sa number 2. Para malaman niyo kung magbago yung lumipat sa number 2 yung problema. Ito yung injector ko. Ito naman oil pressure valve switch sa BBTI. Kapag hindi rin naman ito gumagana, nagkakaroon din ng palya ang makina. Hindi mo rin mapatino kahit nagpalit ka na ng spark plug o kaya coil. Pag hindi nagbukas ang valve nito, yun, hindi pupunta yung langis papunta sa niya, sa sprocket niya sa BBTI, kaya yun naging advance o kaya retard. Pag in-scan mo sa computer, lalabas ay correlation. Yun po ito, karamihan niya sa bank 1 na nangyayari. At ito naman barbula, yung valve niya, ito ay intake, tapos yung isa ay exhaust. Itong exhaust, karamihan ang nasisira dyan kasi ito, mainit ito masyado. Dito lumalabas yung oil and air and fuel mixture na sinunog na ng sa combustion. So, ito nabibiyak ito. Ngayon, para malaman nyo kung ito ay may problema, ang palya ng makina ay permis. Tapos, mas maganda, i-compression nyo. Kailangan pataas ng 90 PSI, hindi bababa siya ng 80 ang compression niya. Ngayon ito rin damper pulley, pagka may problema rin ito, itong guma na ito, yan, pag palibot niya, nasisira din yan, nagkakaroon din ng vibration ang makina o palyado, nakakaroon ng vibration, karamihan na vibration na kasi malakas na eh, kasama na ang buong body, mararamdaman. Pero bihira lang naman ito. Yan. Misa may flywheel din, ganun din. Flywheel, pag may kasama yung bearing dito sa loob, yung flywheel. So, ito po ay mga kalamitang problema lang ng makina na palyado. Pero may mga iba pa rin na pinanggagalingan dyan, yung malalalim na. Yan yung mga simpleng trouble lang ho yan. Ganyan. Okay po, thank you.